Isinusulong ng Senado na ma-issuehan ng hold departure order ang negosyante na may-ari ng bodega kung saan ay nasabat ang 500 kilo ng shabu noong Mayo. Hinihinala rin may kasabwat na taga-customs ang naturang negosyante, kaya madaling naipusnit sa bansa ang kontrabando. Nakatutok si Jam Sisante. Hihiling ang Senado ng Hold Departure Order o HDO laban kay Richard Chen, ang may-ari ng warehouse kung saan natagpuan ang 500 kilo ng shabu nitong Mayo. Sinabi kasi ng broker na si Mark Ruben Taguba na iisa si Chen at Richard Tan na nagpadala ng shipment ng ilegal na droga sa Pilipinas mula China. Yung homepage po sa China, si Richard Tan po ang may-ari. Dito po sa Valenzuela, siya rin naman ang may-ari. I will ask the Senate President to order a hold order on Richard Chan right away. Sa mensahe ng ahensya ng China na nagtimbre ukol sa pagpasok ng droga sa Pilipinas, sinabi nilang nagbibigay na impormasyon sa kanila si Chen, kaya pakiusap nila sa customs, protektahan siya at huwag parusahan. Nagpakuha pa ng nitrato si Chen kina Customs Commissioner Nicanor Norfaeldon at Customs Intelligence and Investigation Service Chief Neil Anthony Estrella noong kinumpis ka ng mga otoridad ang shabu. I do not know the intention when they requested me. I was sitting in that office, a small office in that warehouse, and their interpreter approached me and said, Commissioner, pwede ko bang magpa-picture on and the same Estrella, day? You'd make us believe that this is your way of telling them that he is in good hands. Yes, Your Honor. Now, if he is the one that facilitated, he is the man that facilitated the bypassok yan, niloloko tayo ng Chinese na dapat proteksyon ng si Richard Chen. Hiniling ni Taguba na mag-executive session sila ng mga senador upang masabi niya ang hinihinala niyang kasabwat sa customs. Pagkatapos ng isang oras na pulong, inanunsyo ng komite na bibigyan ng Senado ng protective custody si Taguba. Marami raw kasi siyang inilahad ukol sa posibleng pagkakasangkot ng taga-custom sa korupsyon. What has been established is that there's corruption and incompetence within the customs, which everybody knows, and we're nearer to identifying them. Hindi sumipot sa pagdinig si Customs Risk Management Office Chief Larry Bert Hilario na hindi raw nagpasok sa sistema ng impormasyon ukol sa importer na EMT, kaya dumaan ang shipment ng droga sa Green Lane kung saan hindi mahigpit ang inspeksyon. Ayon kay Faeldon, hindi nila mahagilap ang suspendidong si Hilario. Ginalaw niya yung system in July 10. Trying to make it appear that those parameters he failed to input prior to the delivery ay nagawa niya. So clearly, there is an attempt to cover up that he failed to put these parameters prior to the shipment. Inaako naman ni Faeldon ang responsibilidad para sa lahat ng nangyayari sa customs. Nitong hapon, lumabas na nasa pangangalagan ng kamara si Hilario at inaasahang haharap sa pagdinig ng Committee on Dangerous Drugs bukas sa parehong issue. Jam Sisante, nakatutok, 24 oras.